Hello, what's up na naman sa inyo? So, sa araw na ito, pag-uusapan natin, paano nga ba hindi mahilo sa biyahe? Yung tipong mapapasana all ka na lang. Yung para bang gusto mo silang tanungin, paano nga ba hindi mahilo? Anong sikreto nyo? Mga ganong usapin para sa mga katulad kong mahiluin sa biyahe. So, nag-research ako tungkol dun kung paano susolusyonan ang sakit natin. Hindi kayo nag-iisa. Ikaw ba ito? Nakaka-relate ka ba? Kasi ako, mahiluin talaga ako sa biyahe. Sakripisyo kumbaga. Hindi ka na-comfortable. Ay hindi, ito. Nahanap mo yung komportableng pwesto mo, pero hindi ko pa rin naging komportable sa uli. So, ito na nga, simulan na natin. So, number one. Ang sabi dito, pumesto sa bahaging hindi masyadong nararamdaman ng paggalaw. Teka, lahat naman magalaw dun ah. Pero ang sabi dito, dun daw sa hindi part. Saan ba kayo comfortable? Sa unahan, sa gitna o sa likod? Ako, kahit saan mo yung pesto, wala talaga. Yun talaga ako eh. Mararamdaman ko pa rin yung liyo kahit anong pesto ko, kahit anong nakatalikod, nakaharap, lahat na! So, hanap pa lang ng pwesto mo kung saan ka talagang makakapag-emote ng pagkahilo mo. Bahala ka na sa sarili mo. Kasi at mahanap mo yung pwesto mo, hindi magiging comfortable ka. Diba? So, number two. Tumingin sa malayong lugar. Anong exactly malayong lugar? Tinitingnan mo yung ano eh, malapit na ba ako? Gusto ko nang bumaba. Pero, ginagawa ko din naman yun kaso eh, alam mo na, kahit na tumitingin ka pa rin, ganun pa rin naman. So, try mo lang dito. Kasi, isa lang to saki para di ka maliyo sa biyahe. Siyempre, ito yung sabi dito, nakakabawas daw ito ng ano, ng pagkahilo dahil nasa motion sickness. Yun na nga yung nahiliyo ka dahil sa ano, hindi dahil sa pagbabiyahe, dahil sa paggalaw ng biyahe. Yung pagkalog. At number 3, ito na nga yung sabi, panatilihin sa isang pwesto ang ulo. Ha? Nasa isang pwesto lang ang ulo natin ah. Nandito lang. Wala namang iba. Hindi mo nakaharap sa likod yun ah. Iba na yun. Kung ang ulo ay mananatili nasa isang posisyon lamang, malayong maramdaman ang pagkahilo sa biyahe. Makakabuti ang pagsandal sa upuan ng upuan. Ay, tanga. Ginagawa ko din to. Ginagawa mo rin ba? So, isa lang din to. Mananatilihin nasa isang nakatingin ka lang sa isang diretso, di ba? Ginagawa mo ng lahat. Iniisip mo na hindi ka na maliliyo. Ginawa mo na. Number 4. Huwag manigarilyo. Hindi ako naninigarilyo. Alam nila yan. Alam ko yan. Hindi ako naninigarilyo. Ano ito? Sabi dito, nakaka-contribute ang paninigarilyo sa pakiramdam ng pagkahilo, kung kaya makakatulong ang pag-iwas dito. Gayun din sa lugar na may mga naninigarilyo. So, iwas-iwas lang tayo. Sabi dito, manigarilyo lang. Siguro tinutukoy nito yung mga ganun-ganun lang. Pero babe, hindi daw. Ah, joke lang. Babe! Pwede na. Medyo mabango pa naman sa usok nun. Kaysa sa sigarilyo, di ba? Parang masakit sa ilong. Pero meron ding iba na ayaw ng babe, di ba? Ilan din. Lalo na yung medyo matamis sa ilong natin. Parang hindi comfortable.
At number 5, iwasan kumain ng mamantika at mamahaling. Ah, mamahaling. I'm not listening to you, you're crazy. Iwasan kumain ng mamantika at maanghang na pagkain. So yan, sa mga mahilig ng mamantika. Yun nakakaligdag kasi yun sa pagbabahay ng ano. Yung bang, kumain ka ng mamantika, malalaway ka. Diyan na magsisimula yung pagdura-dura mo. Yung maanghang, di ba nakakalaway din yun? So, imagine mo, kumakain ka ngayon ng mangga na may mahalang na asin. O, di ba? Nakakapalaway na. So, isa lang din yun. Sabi dito ay, mas mabilis makaramdam ng pagkahilo ang mga taong kumain pa lang ng maanghang at mamantika. Mabuting iwasan ito. Iwasan mo na. So, isa lang yun. Isa lang din ito. At number 6, huwag uminom ng alak. So, ayan, yung mga ala. Walwal dyan, walwal. Huwag kaya magbabiyahe ng lasing. Alam nyo na masakit na sa ulo. O kaya ay kinabukasan, nagbiyahe ka. At talagang susuwa ka. Mapapatawag ka ng ibon na uwak. Hindi mo kakayanin. Talagang parang nagbiyahe ka ng may sakit. Kaya sabi natin may trangkaso ka o lagnat, parang nagbiyahe ka ng gano'n. Talagang sana hindi ko na ginawa to. Sana hindi ako nagbiyahe. Sana nasa bahay na lang ako. At number 7, uminom ng gamot kontra hilo. So marami nakakaalam nito, lalo na yung mga may hilo yun talaga sa biyahe. Ito yung sasabi nilang na bonamine. Nakailong? Nakailang inom ka na? Natry mo na, kada biyahe mo. Nakatulong ba? Ewan mo, merong iba na nakatulong. Kasi sabi nila yun daw ay gamot para hindi masuka ang may ilo. So, meron naman talaga na hindi naranasang may ilo dahil uminom sila ng gano'n. Meron namang, alam nyo na, nagtatawag pa rin talaga dyan ng ibon. So, number 8, huwag magbasa habang nasa biyahe. Yan! Huwag na magpaka-pro. Sa biyahe, kunwari pro ka, kunwari sanay ka na. Ibang unang andar pa lang, sabi mo, nagbabasa ka ng Wattpad. Titingin ka ng mga post ng Facebook, sa Facebook, nagko-comment ka. Maya-maya naman, malungkot ka na. Kasi nga, nakakaramdam ka na. So, nakadagdag yun. Naranasan ko na din yan, trinay ko kasi. Nagbiyahe, maganda yung pakiramdam ko sa una. Tinanin ko magbasa, kasi medyo nakakaiyip din naman yun. Lalo na kung solo ka magbiyahe. Alam mo yun? Solo ka lang. Solo ka lang sa buhay mo. Nakakaulakan. So, huwag mo nang gawin yun kung talagang mahiluhin ka. Huwag mo nang itatry. Dahil, nagbiyahe ka nga para makapunta ng maayos dun sa pupuntahan mo. Hindi yung bagsakan agad pagkarating mo. So, masama naman yun, diba? At number 9, to. Yung makikipag-agawan ka pa talaga ng pwesto mo. Ito yung part na mahiluhin na gusto ang pwestong to. Yung malapit sa bintana. Sabi dito, buksan ang bintana at magpahangin. Oh, medyo to na ito na. Diba? Nakaramdam ka ng freshness. Oh, freshness naman. Hindi, I mean, na medyo para bang komportable ka kasi nahanginan ka. Nawawala yung panlalamig mo. Panlalamig ng pawis mo, diba? Pag nasusuka ka na, feeling mo kumukulo na yung tiyan mo, umapaw na. Tahimik ka na. Kahit bigyan ka pa ng Jollibee, McDo, Chao King, Mang Inasal, lahat na, burger, ano pa ba? Lahat ng pagkain. Ayaw mo na. Kahit nga katabi mo ng crush mo. Ayaw mo na din. Wala na. GG na. Kung nahihilo na sa biyahe, mainom na buksan ng bintana at magpahangin, makakatulong ito para mabawasan ang pagkahilong nararamdaman. Sa una, oo. At number 10, umiwas sa mga taong nakakaranas din ng motion sickness. Ay, tama to. Huwag kang tatabi din sa katulad mong
may iluin o kaya ay nakahawa din sa'yo. Kasi nakakahawa talaga to. Ito, example. Sumuka ka na. And then, amoy niya yung suka mo. Baho, diba? May tendency na masuka din siya kasi nasusuka ka. Naamoy din yung suka mo. Hindi, parang mahihilo din siya. Ang simpleng panunood o pakikinig sa taong nakaramdam ng pagkahilo ay maaaring makakahawa at magdulot din ng pagkahilo sa biyahe. Ito nga yung last na nating ano, key para hindi mahilo. Hindi ka tatabi sa ganun. So, o kaya tumabi ka sa komportableng katabi mo na okay ka na sa mukha ka. Okay lang tingnan ka. So, yung pang tanggap ka. So, ayun. Ito na nga lahat yun. Bali, sampo ito. Ito yung key para hindi ko mahilo sa ano. So, dahil walang kwenta yung vlog ko. Walang kwenta yung mga pinagsasabi ko. Kahit ito'y gawin mo, mahihilo ka pa rin. So, yun nga lang ating vlog for today. At para sa next vlog natin, asahan nyo to. Dahil, aalis kami ng Lukban. Punta kami ng Makalelon. Sa mga di nakakaalam, sana Makalelon, part din to ng Quezon. Doon mangyayari ang next vlog namin. So, abangan nyo na lang dahil 3 days kami doon. So, kaya nag-upload ako nito para inform ko din kayo na doon yung next vlog namin. So, mawawala ako ng 3 days din. So, pagkadating ko, wala kasi akong laptop na pwedeng dalhin doon. So, pagkadating ko lang dito sa Lukban uli, tsaka ko lang ma-edit yung vlog ko doon sa Makalelon. Galing Makalelon kami. So, huwag nyo nga kalimutang subscribe, comment nyo na din, at like nyo yung video. Nga pala, bagong lahat. Sa mga di pa nakakaalam, may pag-giveaway tayo. Yan. Sa mga nakakita sa Facebook post ko na may limang tao akong bibigyan o kaya pwede pang madagdagan. Pwede mag-isang ko yun. Hindi ko nagulosin, pwede. Kaya. Pag-giveaway tayo na Boya Mike. Yeah! Boya Mike. Kung mga di ka alam, nandyan ah. Papapap yung picture na ito. Yan. Boya Mike. Yeah! Laging mag-subscribe. Mag-like ng mag-like nitong video na to. Comment mo na din. Yes. Kada nagpo-post ako sa Facebook, share mo. And don't forget, nanonotice ko yan. Lagi. Nanonotice ko kung sino nag-ano. So, bye-bye.